totoo lang po, napakalaki na nagagawang pahamak ng inggit sa buhay ng tao. Envy is crafty and deceitful sin. Hindi naman masama magselos sa asawa. Pagkala naman niya kaselos-selos na. Eh, dapat mo magselos. Inintay mo pa ba? Oh, pero may mga pagkakataon mo na talagang tayo mo ay dahil intuition. Tama po ba? Inintay mo pa ba? Babae. Kutob. Pero sa totoo lang ko, maraming kutob ng babae ay gusto. Hindi mo nagkakabalit. Pero minsan may mga pagkakataon na hindi dapat magselos. Nagseselos. Bakit? Kasi nga, pinaandar mo ang iyong isip. Pinagagana mo ang iyong katawan kahit yung kung saan napunta. Sino kaya kasama nito ngayon? Gabi na'y wala pa. Ay hindi nagtetext. Ano po malupit? Eh, alas 5 ay labas na ngayon. Wala pa. So hanggang sa gumagana ng iyong isip at dumarating na ikaw ay nagseselos na. Kung mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, ang pag-ibig ay hindi nagseselos. Sunod, it does not boast. Hindi ito mayabang. It does not show off. It maintains humility. It makes no parade. Yung bang ibig sabihin, it makes no parade, pag may ginawa, may laging gusto, may kabuntot na, kung gumawa niyan, talaga may parada ng sinasabi ng tao eh. Parada ng sikat. Parada ng sikat. So ang pag-ibig ko hindi ganun. Love is not proud, never arrogant, but humble. It always prefers to other one to self. Love does not boast. Hindi ho mayabang. Sunod, love is not rude. Hindi ho bastos. Love is not ill-mannered, but always courteous. It is never coarse or offensive. Hindi bastos ang pag-ibig. Love is not self-seeking. Hindi sarili ang inuuna o iniisip. Ano po ang sabi ng Philippians 2, 3 and 4? Do nothing out of selfish ambitions and consider others better than yourself. Isipin mo ang iba ng higit kaysa sa'yo. Next, ang sabi roon, love is not easily angered. Hindi agad nagagalit. Sabi nga, love is caring even when you're angry. Tama ba yan, mga may asawa? Yung kahit galit na galit ka na, pero nagsasain ka. Ano ba laso ng mabuti ngayon? Yung ba kahit nagsasain ka talaga, o kahit na galit ka sa iyong mister, ginagawa mo pa rin yung iyong duty, yung iyong tungkulin bilang misis. Love is caring even when you're angry. So may katotohanan po yan mga kapatid. It is not easily provoked. Love keeps no record of wrong. It thinks no evil. It's not critical, reproving, carping, nagging, suspicious, or blaming. Hindi lagi ko ay nagsususpetsa. So yun pong ibig sabihin, love is not easily angered. Yung hindi ka agad basta nagagalit, minarinig ka lang. Yan, parang gusto mo. Sige, maghahakot na ako ng gamit at maghiwalay na tayo. Ikaw bukas na lang, batirin. Kaya sinasabi ko ng Bible, huwag agad basta magagalit, mag-isip. Napahalaga po nang nag-iisip. Marami po nakakapatay dahil nagdilim ang paningin. Alam niyo yung nakaraan, di ba, yung pinatay yung tatlong buwan niyang anak? Nawala siya ng trabaho at umiiyak yung bata, hindi niya mapatigil, bumibili ng bigas yung nanay. Ang ginawa ng tatay, sinakal yung bata. Grabe ang nangyayari. Love is not easily angered. Hindi agad basta nagagalit. Maring ba sa atin itong ating kahinaan? Lalo na pag ikaw ay driver, pagkatapos kinat ka, nipisan, pinina ang iyong sasakyan. Eh medyo matulin din yung dinadala mo sa sakyan. Di ba parang ang tendency, hindi ako papayag. Tatay ka sa akin pagdating mo sa dulo. Ganun kasi ang tao, yung bugso ng damdamin.
lalo na sa atin mga lalaki. Kaya uso sa atin ang suntukan. Suntukan na lang. Bakit? Kasi nga po, nadadala tayo ng ating emosyon. Hindi naman po masama magalit. Sabi ng Bible, hindi masama magalit, pero iwasan mo naman magkasala. Love's not easily angered. Next, love does not delight in evil, but rejoices the truth. Love is never God. When others go wrong, love abominates sin. Kasi sinasabi po rito na pag may gumagawa ng masama, hindi ka dapat natutuwa. Yung bang, di ba, misan sa retayo ng pag may nag-aaway ng mga bata, tinutok sa pang, oh, panik mo raw, sabi mo ano, hindi ito mata mo. Naku, ikutoy ka rito. Pagka sa pinag-aaway mo na yung bata, mamaya magsusundo ka na. Di ba misan, sa atin din bilang mga Kristiyano, yung bang konting chismis, na misan na ipinakakalat, at pagkatapos ay, ikinatutuwa mo pa, yehey, nagbabag sila, dahil sa akin. Mga kapatid, hindi natutuwa, o hindi nito ikinatutuwa, ang mali. So pag mali, ay tinatanggihan, sabi nga ng ating nakaraang mensahe, at kinagagalak ang katotohanan. Love always protects. Lagi mong nangangalaga ang pag-ibig. Kaya nga magtaka kayo pagka yung mister ay doon kayo inilalagay pag kayo lalakad sa kalye. Doon sa daanan ng jeep. Magtaka mo kayo sa inyong masawa, bakit ganito ang binagawa sa akin? Doon kayo pa yung inilalagay sa daanan ng jeep. O danger sign. Siguro rin talagang medyo sinasagi-sagi pa ako at iniisip ko, tagal naman ito. Bakit ang daan pa? So, love always protects. Nangangalaga po ang pag-ibig. Napakalaga po nito, mga kapatid. Pwede mo ma-detect ang pag-ibig ng ibang tao kung ikaw ay inaalagaan. Always trust. Ang pag-ibig ko ay nagtitiwala na kahit sino kasama ng iyong boyfriend, girlfriend, asawa, o sino mang iyong karelasyon, nagtitiwala ka. Ganun po ang pag-ibig. Pero pag may pagdududa, tingnan mo natin kung tunay na pag-ibig. Always hopes. Laging umaasa. Mga kapatid, love is the greatest because of its beauty. Diba, maganda po ng definition ng salita ng Diyos. Kung atin yung titingnan, chapter 13, 4 to 7, kaya nyo pong basahin po muli ang salita ng Diyos. At papalitan ko po yung pag-ibig ng salita ng Jesus. Si Jesus ay matyaga. Si Jesus ay magandang loob. Si Jesus ay hindi nananaghili. Si Jesus ay hindi nagmamapuri. Si Jesus ay hindi nagmamataas. Si Jesus ay hindi magaspang ang pag-uugali. Si Jesus ay hindi makasarili. Si Jesus ay hindi magagalitin. Si Jesus ay hindi mapagtanim sa kapwa. Si Jesus ay hindi kinatutuwa ang gawang masama. Ngunit, ikinagagalak ni Jesus ang katotohanan. Si Jesus ay mapagbata. Si Jesus ay mapagtiwala. Si Jesus ay punong pag-asa. At si Jesus ay nagtsatsaga. Lahat po nung ito ay katangayan ng ating Panginoon Jesus. Kung yung salitang pag-ibig ay papalitan ng inyong pangalan, magkakain na rin po kaya? Magkakaayos, panama ko kaya kung papalitan ng pag-ibig? Salitang halimbawa si Andy ay matyaga. Kaya po ba natin gawin? Kung papalitan mo natin ng pag-ibig yung ating, yung salit na pag-ibig, pangalan natin yung bilalim. Tanong sa atin ngayon pong umaga, do we have these characteristics of love? Meron po tayong katangian ng ganitong pag-ibig? Hindi pong bagay? Maraming hindi bagay. At kung sa totoo lang ko, yun ay inaasikaso bilang tayo mga manong birthday. Kamada, please. Ito po ay intentional love. Ang sinasabi po rito ay intentional love. Kailangan po natin ng effort. Ganun po ang pag-ibig na hinihingi ng Diyos. Hindi po effortless, kundi talagang kinakailangan po ng
ng effort. Kinakailangan intentional. Yun bang ang hirap po nung pagkakataon na ito na lang gumawa sa inyong masama, Steve. Sasabihin mo sa kanya, alam mo kapatid, mahal na mahal kita. Yung pagkakamahal talaga, nagtitimpi ka lang. Alam mo yun, pero yung sabi mo, mahal na mahal kita, namumutong yung mata at tutulong yung mga luha. Diba, ramdam mo yung pag-ibig sa ibang tao. Love is the greatest because of its beauty. At panghuli, love is the greatest because of its permanence. Permanence, lasting, endless, enduring, stable, existing, and continuing for so long a time. So sabi nga po sa dictionary, the quality or state of being permanent, continuance in the same state or place, duration, fixedness, the quality or attribute of being firm and steadfast. Yun po ang pag-ibig. Talagang yung kanyang pagiging makapit, talagang yung pananatili ng pag-ibig. Kaya nga po, sabi ng salita ng Diyos, love never, never fails. Never is long, long time. Talagang wala akong hangganan. It never ends, it never falls. Love does not belong to this age only, but reigns in the eternal order. So, in verse 8, kung atin titingnan, inalakay din ni Pablo na meron pong hangganan ang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos, meron pong hangganan ang pag-unawa dito, pero pag-ibig ay mananatili, magpawalang hanggan. So mga kapatid, napakaganda po na ang pag-ibig po'y dakila dahil sa kanyang pananatili nito. Hinding-hindi umawala ang pag-ibig ng Panginoon sa atin at yung pag-ibig na meron po tayo na galing sa Panginoon. Ang sabi po ng salita ng Diyos, verse 13 po yan, and now this three will remain, faith, hope, and love, but the greatest of this is love. Talagang pag-ibig ko. So, love is the greatest because of its permanence. So mga kapatid, yan po ay parang sumpaan ng mag-asawa sa altar. Ano po ang sumpaan ng mag-asawa sa altar? Till death do us part. Talagang walang makapag-iwalay sa atin maliban sa kamatayan. Ang pag-ibig po ay nananatili sa mag-asawa hanggang kamatayan. At minsan kahit nga ako patay na, di ba, hindi nag-aasawa. Bakit? Naaalala pa niyo yung kanyang dating nakasama, talagang mahal na yung pagmamahal ay nandoon pa rin. Mga kapatid, love is the greatest because of its permanence. There are three reasons why love is the greatest. Ano yung una? Because of its supremacy. Pangalawa? Because of its beauty. At pangatlo? Love is the greatest because of its permanence. Sabi ko po kanina, love is intentional and needs effort. Sa Greek po, mayroong apat na ibig sabihin ng pag-ibig. Una, yung storge. Storge means human love. Ibig sabihin, natural love. Bilang tao, nagmamahal ka. Yung pangalawa, yung salitang eros. Yung eros ay tumatalakay. Kaya nga po meron tayong erotic na salita. Ang eros po ay nakatingin sa physical na kaanyuan. Ibig sabihin, humahanga ako sa iyo dahil maganda ka, dahil pogi ka, dahil malaki ang katawan mo, o kaya dahil maganda ang balat mo, puro panlabas. So ito po'y tumatalakay sa self-centered love. Yung iyong gusto. So, storge, eros, pangatlo, phileo. Ang phileo naman po yung tatawag na affectionate love. Ibig sabihin, ito po yung pag-ibig na concern ka, hindi lamang sa kanya, kundi sa iyo. So, our love. Pareho tayong nakikinabang kapag ka nagmamahalan. Kaya po yung salitang phileo ay
yung salitang magkaibigan ay dito po nanggaling. So, storge, eros, phileo, at pangatlo, agape. Alam niyo yung agape, ibig sabihin, unconditional. Alam niyo, ibig sabihin ng unconditional, wala akong pakialam sa pakinabang sa akin, ang laging iisipin ko, yung pakinabang mo. Yun pong ibig sabihin ng agape lang. Wala akong pakialam sa aking sarili, ang iintindihin ko, kung ano ang iyong kalalagay. Sabihin po natin mga kapatid, lahat ng paglilingkod, gawin natin sa Panginoon. Even ako, kaya kong magbayag ng salita ng Diyos. Kaya niyong mag-Bible study, mag-evangelism, kaya niyong tumugtog, kumanta. Kahit yung daliri niyo, bigyan niyo sa akin. Pero kung walang pag-ibig, walang kapulukan. Mga kapatid, nawa ngayong umaga, napatunayan natin, nakita natin, nasuri ang ating mga kalagayan. Tunay ba tayong nagpamahal? Hindi ba peke ang pag-ibig na ngayong katabi? Huwag mo nang tingnan. O hindi ba peke ang iyong pag-ibig sa iyong katabi? Yun ang ibig ko pong sabihin. Yung pangkatabi mo kahit ikaw ay ginaganyan yan, ayaw mo pa rin mahalin? Kahit mga mister, hindi kayo pagluto ng inyong misis? O kaya misis, hindi kayo pagluto ni mister? Still, nandun bang pag-ibig? O kahit di ka pansinin ang iyong nagugustuhan, nananatili ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig, mga kapatid, ay isang salita na mahirap ipaliwanag. Pero pag naranasan mo, ito ang mag-uudyok sa iyo para gawin mo isang bagay na para sa tingin ng iba ay imposible. Kailangan ito po ngayong umaga na maranasan natin ang una ang pag-ibig ng Panginoon Jesus at may paranasan po natin sa iba ang ating kailangan. Hinihiling ko po na tayo ay inuko kahit ang mga nani. Suriin po natin ang ating mga sarili. Kung atin ang titingnan muli ang sinasabi ng 1 Corinthians 13:4-7, ano kaya rito ang dapat nating trabahuhin sa ating mga sarili? Paano titingnan, alin ang malakas na mga katangian ng pag-ibig ng itong tayo? Panginoon, dinadalangin ko po na itong mga anak mo, Panginoon, kami ng mga anak mo ay mag-ibayos sa pag-ibig. Tulungan niyo po kami, Panginoong mahalin, hindi lamang yung nagmamahal sa amin, kundi kahit yung mga hindi karapat dapat ibigin sa tingin namin. Panginoong Hesus, salamat po. Hindi kami karapat dapat mahalin. Salamat po na kayo nagtiyaga doon sa cross. Salamat po, Panginoon, na hindi po kayo nagsawa sa amin. Hanggang ngayon, hindi po kayo nagsasawa. Kahit po araw-araw, minsan nakakagawa kami ng kasalanan, hindi kayo nagsasawa sa amin. At binibigyan niyo po kami ng pagkakataon magsisi. Panginoon, itinadalain ko po sa inyo, O Diyos, ang aking po mga kapatid, marahil mayroong mag-asawa rito, Panginoon, ng kanilang pagsasamay, nagkakaroon ng problema, nanlalamig ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Lord, ang inyong pong pag-ibig ayon sa inyong mga salita ang magpalago sa kanilang pamamahalan. Dinadalangin ko po, Panginoon, ingatan niyo po, Diyos, maging ang pag-ibig ng mga magulang sa kanilang mga anak at ng mga anak sa kanilang mga magulang. Ganon din po, Panginoon, ang aming pag-ibig sa isa't isa bilang magkakapatid. Maraming, Panginoon, magkakaiba kami, Panginoon, ng ugali. Magkakaiba kami ng lugar na pinagmulan. Magkakaiba kami, Panginoon, sa lahat ng bagay. Pero pag-isahin niyo po kami dahil sa inyong pag-ibig sa amin. Panginoon, ngayon pong umaga, alam namin pinagpala niyo po kami. Nagpapasalamat po kami na kayo po ang Diyos na patuloy at laging kikilos sa aming buhay. Pagpala niyo po, Panginoon, ang GMA Bible Christian Church.
aming pong dalangin na ipaunawa niyo sa aming patuloy ang pag-ibig na nagmumula sa inyo. Kung sa amin pong Panginoong kalagitnaan mayroong mga kaaway, may nakagalit, katampuhan, Lord, kumilos po kayo sa kanyang buhay. Kayo po ang mag-ayos ng relasyon ng bawat isa. Panginoon, kailangan po namin kayo. Sapagkat sa amin pong sariling kagustuhan, ayaw po namin itong gawin. Pero dahil sa inyong biyaya, Panginoon, nagagawa namin magtagumpay. Lord, ang akin pong panalangin ngayong umaga, mag-umapaw ang inyong biyaya sa buhay ng akin pong mga kapatid. Panginoon, salamat po sa inyo sa pagpaliwanag sa amin ngayong umaga. Salamat po sa inyong mga salita. Ito ang aming panalangin, Jesus. Amen.